Gandang hapon po at marami pong salamat Sir Nilde and lahat po ng nag-organize ng PS21 workshop. Ayan, muli po, nagpapasalamat dun sa pag-invite para makapagbahagi bilang taga-UP College of Fine Arts ngayong hapon. Sabi ni Sir Shaw na kalungkot na ito yung context kung bakit tayo kailangan maghanda para sa PS21. Tapos ako nag-agree po ako dun kasi siyempre, yung period of martial law kung sa visual arts po, napaka-interesting po nito na panahon sa totoo lang para aralin at talakayin. Pero nakakalungkot na kailangan natin itong pag-aralan at talakayin sa ganitong konteksto na nilalabanan natin yung pagbabalik ng diktadurya on the ground. Nakakalungkot din dahil, siyempre, yung proseso ng pagbubuo ng kasaysayan at ng kung paano nababalikan na archive at na nabubuo yung kwento na mahalagang ipasa sa susunod sa mga susunod na henerasyon ay kailangan gawin sa panahon na ng pandemic and political repression kung saan talagang marami po talaga yung nawala. So yung tatalakayin ko po ngayong araw is mga ilang notes, bahagi dun sa kung gaano kahalaga po yung naging papel ng sining visual sa kilosang masa at paano naging bahagi rin ang sining visual at kilosang masa ng yung relationship nila sa bawat isa. Plus-plus kasi hanggang ngayon, yun pa rin po yung sitwasyon. And bago po magsimula, ialay ko lang gusto ko lang sanang i-flash yung photographs ng mga ilang kasamahan namin sa UP College of Fine Arts na yumaon itong nung past few years. This year very heavy po for UP Fine Arts kasi sunod-sunod po yung mga lumisan na faculty. Hindi lang po sila there were four at least this year sa Fine Arts. Pero sa mga ranks po nila, syempre kasama dito si Sir Cesar Hernando, na nakita natin po yung work earlier. Nandun din po si Sir Gilbert Torres, visual artist and animator, na pumanaw po noong 2016. And this year po, of course talagang kinalulungkot namin yung pagpanaw ng mga kasamahan namin sa UP Fine Arts kasama si Professor Santiago Pilar, si Professor Leo Abaya, si Sir Joey Taniedo, tsaka Sir si Dean Neil Doloricon na kwento po ni Ma'am Nat. Siya dating nagbibigay ng input na to. Lahat po sila naging bahagi ng tinatawag natin na cultural workers or yung mga visual artists na very much involved sa kilosang masa. At sa totoo lang, sila yung parang mga sila pa yung nagsasali ng mga kwento at karanasan noong panahong iyon doon sa henerasyon na gustong matuto. Birthday rin pala ni Sir, birthday anniversary ni Sir Joey rin pala today, November 22. Ayun. And syempre, dito sa alaala nila nating inaalay yung talakayan po today. Medyo kinakabahan ako kasi parang iba yung punto de vista na nakikinig po ako sa previous na na mga sessions ng PS21. Karamihan po sa mga tagapagsalita ay mga direct na nakaranas ng martial law. So and kasama na sila dito sina Sir Gibet, Sir Joey, Sir Neil, no? And syempre challenge to tingin ko hindi lang naman sa akin pati rin dun sa mga ibang mga faculty na paano mo ituturo ang isang bagay from yung perspective or experience of one who did not live through martial law or wala masyadong memories of that time. And siguro yun din yung magiging sitwasyon ng mga susunod na mga parang batches ng mga nasa PS21 na kailangan mong aralin yung kasaysayan mula dun sa punto de vista na yun. Ayun. Nung pinataw yung martial law, siguro sina Sir, yung silang tatlo, they were in their teens or halos kakapasok lang sa college, mga estudyante pa lang. Halimbawa si Sir Doloricon, baka mga siguro 15 anos lang siya or something nung binaba yung batas militar noong 1972 at halos kakapasok lang sa UP Fine Arts.
noong kasagsagan nito, no? Kasabay ng kanyang pagsali sa kaisahan a few years later. At syempre, yung naging mga kwento nila, yung karanasan na at danas nila sa ng henerasyon nila, walang katumbas yun, no? Pero dahil sa mga nakanilang naiwang mga alaala, obra, yung mga lessons bilang manggagawang pangkultura, ay we find ways to continue, and we find a lot of inspiration sa mga stories na iniwan nila at mga magagandang alaala. Yung isang challenge din sa ganito is they all passed away sa panahong sinisikap pa na buuin yung dokumentasyon tungkol sa kanilang mga gawa, sa buhay nila, sa karanasan. Kaya malaking bahagi at malaking malaki yung role ng archiving, ng dokumentasyon, ng panalaliksik dun sa pagpapayaman ng PS21 at lalamanin ito. Dahil yung living memory needs to be cherished and passed on. Nag-screens, sanday lang po ah. Parang ayaw po gumalaw ng screen ko. Wait lang po. Ayan, sorry po. Kung personal po na ano na memory or alaala lang, talagang ako hindi ko masabing may memories ako of martial law kasi wala nung childhood ko ay syempre lumaki ako na nakikita yung CCP, minsan sa Lang Center, yung lumang Lang Center bago to nasunog noong 1998, may mga paintings doon nila Marcos and Imelda, magagandang painting, malalaki, pero yung typical na pinapakita sila bilang malakas at maganda, yung ganong pag-perpetuate ng myth, yun po yung nakagistan ko bilang bata na nakikita. Wala akong kapamilya na aktivista. So wala rin kaming parang direktang karanasan ng ito yung human rights violations, ito yung naging haggardness ng panahon ng martial law. Nung kolehiyo na lang ako siguro mas namulat doon sa ano ba ang totoong nangyayari, and it was through the experience of books and publications, and syempre yung pakikipag-ugnayan sa kilusang masa, ay doon na lang mas naging konkreto, totoo yung karanasan ng martial law. Yung isang libro na masasite ko na siguro nakatulong doon sa prosesong yun was yung Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mijares. For some reason, meron kopya sa bahay na naiwan. At yung isang nakadraw talaga sa akin dito ay yung cover art ng librong ito. Na kapag binasa mo, grabe rin naman yung nilalaman. Pero yung visual ang unang nakadraw dito. Tapos pangalawa, yung Six Young Filipino Martyrs ng noong 1997, na isa sa mga unang libro na pinabasa sa amin sa Philippine Collegia noon bilang assignment. Gagawa ng article tungkol sa isang mga pipili ka ng isang tungkol sa isa sa mga martyr ng martial law based sa nakalagay sa libro. So it was through these entry points yung karanasan ng sining at literatura na nailapit yung karanasan ng martial law sa isang siguro tulad ko na walang masyadong exposure sa una. And ngayong hapon yung magiging talakayan natin siguro is to look at several aspects nung sining visual nung panahong ito. Una siguro yung ano-ano yung mga sources na maaari nating na nandito para sa sining visual, yung mga context ng production, ng distribution, at ng audiencing ng visual arts, ng martial law.
yung kahalagahan ng or extent ng patronage, whether that's state or private nung panahong ito, role of cultural institutions and artist organizations sa ilalim ng diktadurya, yung mga ilang tema at representasyon at pagtingin sa mga ilang individual works and artists and popular and collective forms. So sisikapin ko po na maging quick in dito sa pagbabaybay na ito. Sa mga sources po at mga research materials, references, marami po over the past 10 years na exhibitions sa visual arts na pwedeng paghalawa ng napakayaman na research materials or references para sa anumang talakayan. Kasama na dito yung publications, yung retrospective exhibitions, at syempre yung oral history. Dahil marami sa mga artists and cultural workers ay kapiling natin pa rin at actively nagbabahagi ng kwento at ng karanasan. Nung nag 40 years yung martial law nung 2012, yung anniversary nung 2012, syempre maraming exhibition projects na organize in order to not just commemorate but to actively call for vigilance against yung return of the dictatorship. Kasama po dito yung sa Recollection 1081 sa CCP, yung Beyond Protest sa Ateneo Art Gallery, yung Himagsik at Protesta na Martial Law Memorabilia sa UP Main Library. Lahat ito halos may dokumentasyon at marami sa mga nakikita natin o nababalikan natin na trabaho, what is available online mostly today is also from these efforts to archive and re-exhibit 10 years ago. At since next year ay mag-50 year anniversary or mag 50 years yung deklarasyon ng batas militar, siguro magandang balikan yung exhibition history at paano tutugon sa hamon today. May mga ibang mga exhibits, halimbawa retrospective ng mga artists who were active at that time, o kaya mga art forms tulad ng sa Drawing the Lines, isa itong retrospective exhibit ng mga editorial cartoons sa Lopez Museum noong 2016. Na makakatulong din dun sa pagbibigay ng mga sources. At 2017, there was also this very good exhibition ng collection ng Ateneo, yung Ligalig, Art in a Time of Turmoil, na may mga artist talks at dokumentasyon. So, kung visual art sa panahon ng martial law, may mga several sources po na maaaring makonsulta online. At syempre, yung kung sa mga libro, napakahalaga po ng contribution at ng pioneering efforts niya Dr. Alice Guillermo para itaguyod, i-define yung kahalagahan ng paglikha ng sining visual at ng kilisang masa. Yung social realism in the Philippines, protest and revolutionary art hanggang sa updated essays dito sa CCP Encyclopedia of Philippine Art ay napakahalagang references at sila rin yung ginagamit ko po dito sa mga sa pag-cite ng mga halimbawa. Yung may mga bagong publications rin nitong past year such as mga coffee table books sa Philippine Social Realists, yung mga attempts na mag-archive ng iba't ibang essays at iba pa na napapaghalawan rin ng bagong information. Yung painting po na to ni Pablo Bayan Santos, hindi to nilikha ng martial law, nilikha na to nung ito, no, relatively recent na po siya, starting in 2011, titled Batas Militar. Isa ito sa mga 28 historical murals na ginawa para sa Sining Saysay exhibit na nag-go inside dun sa pagbubukas ng Gateway Gallery sa Araneta Center. Pero kay Sir Adi Bayan Santos, naka-assign yung team of martial law. And ito yung pinakita niya na parang historical summation in painting. Siguro nalalara na encapsulate ng
ng work na to, yung marami sa mga konteksto at realidad ng martial law na naging dahilan kung bakit namulat ang mga visual artists. Yung sentro nito is a newspaper, yung pag-anunsyo ng butas militar. Siguro may kinalaman to sa fact na si Sir Adi ay nagsimula as a visual artist bilang sa advertising and sa pahayagan bago siya tuluyang namulat at naging pintor at naging full-time painter. Pero nandito rin po yung pag-emphasize na yung symbolic na pag-emphasize ng kahalagahan ng pamamahayag doon sa pagsisiwalat ng ano yung nangyayari sa ating lipunan. Ito yung isang central na nag-assert ng narratives ng ating bayan at yung mga at kung ano yung nangyari. Dito po sa painting ni Sir Adi, napakaganda niya po na visual introduction to the realities of martial law, dahil kompleto po dito halos lahat eh. Yung demonstration sa syudad, sa first quarter storm of 1970, yung nangyayaring rebellion sa mga probinsya, mula po dun sa panahon ng Moro Islamic Liberation Front sa Mindanao, yung rise of the Communist Party of the Philippines, yung pagiging rise of militancy in the church sector ay naisa sa larawan dito. Nandito rin po yung mga iba't ibang human rights violations, forced evacuations, rapes, torture, sabotage at kakapusan sa pang-araw-araw na buhay. Yung mga familiar figures like Ninoy, Normiswari, Joma Sison, Mao Zedong ay nandito rin po. At syempre hindi mawawala dito ang figure ni Imelda na isang songbird sa bandang kanan sa itaas. Bit-bit ang banner na the true, the good, and the beautiful. Habang ang lahat ay nasa gitna ng revolt and revolution. Yung work na ito ni Sir Adi Baen Santos, nag-freeze yung screen, sorry po. Ayan. Na-summarize niya yung maraming aspects of yung context, yung worsening economic crisis, yung crisis ng legitimacy ng regime, which entailed na hindi lang force of direct martial rule ang gamitin, but also soft power and cultural yung cultural initiatives upang itaguyod yung narrative ng regime. Nandun yung escalating mass protests from the first quarter storm of the 1970, yung pagkakatatag or yung pag-impose ng martial law, and yung rights violations emanating from different policies such as yung Anti-Subversion Act, censorship, at marami pang iba. Lahat ito na-encompass nitong mural ni Sir Adi. And it was in this addressing or attempting to quell this crisis of legitimacy kung saan nangyayari or naisa sa konteksto yung war for yung hearts and minds. Nakakalungkot isipin na ito yung nangyayari din sa ngayon, no? Kung dati ine-echo yung salita ng bagong lipunan or new society, today naririnig natin sa social media sila Bongbong, yung mga anak na nagde-declare na we will make this nation great again, no? So ibig sabihin yung mitong nasimulan nila at napaperpetuate noon ay binabalikan nila hanggang ngayon at ginagamit upang i-reinforce itong soft power that we have. And of course nandito po yung context ng protesta kung bakit
kinailangang mag-dissent at lumaban. Meron it galing halaw itong quote na to sa report ng Philippine Senate Special Committee noong 1970 nung nag-investigate yung FPG throwing incident noong SONA of 1970 kung saan nagkaroon ng marahas na dispersal. At mula doon sa Senate Special Committee report, napaka-telling nung sinabi nila na mismong tao had turned to demonstrate to ventilate anger and frustration. It reflects on the whole body of our society. Yung system, the establishment, yung opposition, judiciary, police forces, and the press, which as the normal avenues of reforms but are not fulfilling this function satisfactorily. Hence yung need para sa ano sa pagkilos. Malaking factor rin po yung public anger and aftermath of the Aquino assassination in 1983 doon sa paggalvanize ng maraming sektor sa lipunan at kasama na dito sa mga nag-respond sa pangyayaring ito, yung visual artists. Yung Aquino assassination was a turning point for many visual artists, especially from the from the urban centers kung saan na-televise ito, nakita ito, at ano, nag-resonate ito doon sa kilosan. Yung mga growth and turns in the revolutionary struggle mula doon sa pagkakatatag ng mga revolutionary movements hanggang sa paglago at pagkalat nito ay meron of course na epekto sa kasaysayan ng sining visual. At kung titingnan natin yung mga different context of production sa visual arts, masasabi natin na yung visual arts ng panahon ng martial law, it was continuing with earlier, kung ano yung nasimulan ng earlier generations of artists na nagkaroon ng interest o pagnanasa na maging na magsulong ng nationalist na kamalayan ng proletaryong kamalayan at lumabas ito sa sining noong 1950s of 1970s. So from the 60s to from the 1960s to 70s, many artists picked up where earlier generations left off. Aktibo yung state and private patronage, isa yun sa madalas na na-emphasize sa iba't ibang fields at totoo yun especially for the visual arts. Yung very integrated yung cultural program ng regime. Ginamit ang lahat mula sa visual arts, performing arts, pageantry, urban planning, design, architecture ay integrated into yung how the regime tried to hold on to power. And bahagi ang visual arts sa mga nakinabang doon sa edifice complex at building boom ng rehimen. At syempre kapag nandun yung pagtatayo or pag support for architecture, nandun din yung mga partnerships for filling the architecture with visual works. So interior designers, artists also, many found a means of livelihood during this time. Yung projection of cultural ideology ng rehimen was very important and tinatawid to sa maraming paraan. Kasabay nito, nandito rin yung paglago ng mga maraming forma ng popular art, reaching non-museum audiences. Iba't iba yung mga factors kung saan na itutulak ito. Worldwide, ito yung panahon where sa contemporary art, lumalabas na yung mas maraming public or popular na art forms na which involve or consciously sinisik yung intervention ng audience. Halimbawa, performance art, installation, public art. Tapos dito rin, both the regime at yung revolutionary movements found it very important na ang paglikha ng sining ay hindi lamang para sa isang espasyo na limited to the artists or cultural workers lang, kundi dapat umaabot to sa mas marami. Yung protest over yung assassination of Aquino in 1983, lumikha ito ng maraming creative forms para sa kalye.
Kasama na doon yung sining visual. So it was a very prolific period, not just for the Philippine visual artists, pero for dance, theater, performance, at maraming fields. And ito rin kung sa history ng visual arts, yung 1970s to 1980s, yung height of the regime, was a time for many important developments. Yung genre painting nagkaroon ng particular na popularity, yung mga vanishing scene paintings, yung mga paintings ng mabilis na nagbabago na landscape ng rural at urban ay nagpatuloy. Yung abstraction na nag-start before the period of martial law continued and became an important style. Yung ethnic and indigenous representation found expression both organically and sa estado. Yung graphic arts at printmaking ay nagkaroon din ng pagpapatuloy ng popularity sa panahong ito. Sa sculpture naman, maraming mga innovations in metal, plastics, wood, bamboo, monumental sculptures, and glass. Yung installation and performance became pioneering and accepted art forms during these decades. At syempre, yung sining protesta. So kung estilo at forma lamang, ay napaka-eclectic nito na panahon para sa sining visual. At out of this, we can see major movements in Philippine art such as social realism and conceptual art which had different or parallel na stories of unfolding. Si Dr. Alice Guillermo, kinocontextualize niya yung paglago ng sining protesta sa Pilipinas noong panahon ng Batas Militar as one of the periods of protest art sa kasaysayan ng ating bayan. Yung una doon yung na madedate back mo to the time of the propaganda movement towards yung Philippine Revolution ng 19th century, yung anti-colonial na paglaban ng Commonwealth era, yung post-war na rise ng nationalism from the 1950s, at yung panahon ng diktadorya. So across this whole period, yung pagkiling or express ng realism, it went beyond yung academic traditions towards absorbing different influences in the visual arts globally. At under martial law, maraming mga dimension na interesting yung protest art and political art. Sa isang banda, expression ito of dissent and pero later on naging celebration din of the overthrow of the Marcos dictatorship ito. Nung tinayo yung CCP, it was a very contested site for inclusion, tapos later on for democratization or yung assertion ng democratization. Painting continued to be a very popular form siya of expression, lalo na ng mga social realist painters. Pero maraming emerging art forms na develop sa panahong ito. Napaka matingkad ng imahe ng kanayunan at ng mga guerrilla zones doon sa sining ng mga visual artists. Protest art of the streets, such as yung murals and effigies, were important. Yung mga popular forms as vehicles for political messages, yung paggamit ng iba't ibang popular forms from editorial cartoons, effigies, stickers, t-shirts, posters, comics. Lahat ng ito ay na-deploy dito sa Cultural Revolution at sa laban sa rehimen. Mahalaga rin yung papel ng print media, yung newspapers, publications, yung tinatawag na mosquito press, doon sa distribution ng mga works. At syempre nandun yung kasaysayan ng mga underground publications for revolutionary struggle na
kasabay nung legal or above ground na struggle. Yung multimedia, yung mahalaga rin yung tinatawag na multimedia and visual art projects across disciplines ng mga artists. So, alimbawa, yung mga collaboration between visual artists and filmmakers, musicians, theater artists, photographers, etc. At lumikha to ng iba't ibang forma. So, all of these factors and context combined to create visual art na napakasigla ng ano at napakalawak ng inabot. Kung titingnan po natin sa patronage during martial law, so napaka strong ng investment in the arts. There were the art patrons mula sa high society, pero napakalakas rin ng patronage ng estado. Government museums were set up, banks acquired works, corporations acquired works. Dito pinalago at pinalaki ang mga art collections na kasabay nito yung institutional deployment and yung building boom. So in particular, yung role ng Cultural Center of the Philippines, Philippine High School for the Arts, and National Museum, martial law was the time when these were either founded or in the case of the National Museum, reorganized para ma-implement yung cultural program. Sa kabilang banda, nandun yung sining ng kilusang masa na yung patron mo or yung para saan mo ginagawa ang sining ay madalas ang pinakamahirap o marginalized na komunidad. At nag-reflect ito doon sa commitment ng mga visual artists para lumikha sa Parliament of the Streets, mag-integrate sa mga komunidad, sa mga sonang gerila, magpatuloy na na ipakalat sa mass media, whether sa campus, sa mosquito press o sa mainstream media ang mga likha. At para sa mga artists na naging bahagi ng or inabot ng arrest and detention ng regime, nagtuloy-tuloy ang paglikha ng sining sa loob ng bilangguan. At may mahabang tradisyon ng sining ng mga bilanggong political na nagmumula dito. Yung Cultural Center of the Philippines, mula nung itinatag ito noong 1969, symbolically and policy-wise, ay napakalaki ng role doon sa formation ng visual arts. Kasi hindi lang siya, yung buong center mismo, yung buong CCP complex, had different institutions with complementary mandates. Nandun yung Design Center Philippines na may sariling programa para paano ipaunlad, supposedly for yung global audience, yung mga native na materials and native products sa panahon na binebenta actively yung patrimony ng bansa. No? Dine-develop yung mga produkto, very innovative designs and products, at pinag-aaralan yung mga native motifs sa panahon na talagang binebenta yung ating pambansang patrimonya, yung ating mga kagubatan, napakalaki ng ecological damage na nangyari sa ating kagubatan sa panahon ng batas militar. So may irony sa ganun dahil hinahalaw mo mula sa kalikasan, mula sa natural na mga organikong materyales, yung innovative na disenyo, pero samantalang sa ground, nawawala yung actual na source ng kalikasan. Nandun din yung mga ibang mga controversial na mga struktura at institution tulad ng Folk Arts Theater, yung Manila Film Center. And alam natin yung iba't ibang structures sa CCP complex, they were all made to house different showcase events of the regime. Sa ilalim, in terms of patronage, sa ilalim din ng martial law, tinatag or na-institutionalize ang maraming systems of validation sa visual arts. Kasama na doon yung National Artist Award mula 1972.
which continues of course up to today. Nandun din yung 13 Artist Awards mula doon sa program ng CCP. Ipakita ko lang itong recent na update from CCP Artists, 13 Artist Awardees, mga samahan ng mga parang informal na alliance ito ng mga awardees of the CCP, na recently, last week, November 16, naglabas ng statement na tumututol doon sa pagbabalik ng mga Marcoses sa kapangyarihan. So sinayin ito ng several generations of 13 Artist Awardees, including yung first National Artist Ben Cab hanggang sa recent awardees this year. So ginawa rin nila ito last year nung panahon ng kinakampaign yung pagja-junk sa terror law. So 13 artists. This is a case where yung isang award na nagmula sa mismong estado na nagtayo ng martial law ay this is a case of yung artist asserting that agency to critique yung mismong estado na lumikha dito sa system of validation na ito. For educational institutions, napakahalaga ng role or laging binabanggit na accomplishment ng martial law yung pagkakatatag ng National Arts Center of Philippine High School for the Arts sa Laguna noong 1976. Kasabay nito, binubuo na rin yung ibang mga fine arts programs ng iba't ibang eskwelahan. Yung ibang universities like UP, UST, nauna nang na magkaroon ng fine arts programs bago pa nito. So, pero 1970s may mga ganitong developments. Pero yung isang central na institution na naging bahagi ng formation ng visual artists was yung National Arts Center. At mahalaga yung kung paano tina-triangulate yung role na pina-play ng mga institutions na ito. Sabi ni Dr. Pearlie Baluyot sa kanyang analysis ng martial law institutions and culture, institutions and icons and patronage, itong mga these highly centralized institutions of art and cultural patronage had the ability to cultivate, strengthen, and disseminate the value systems, traditions, and beliefs of the Filipinos as people. The Marcoses engendered a condition of cultural rebirth in a magnitude and scale never to be seen again in the Philippines. So it was through working across these institutions that the regime was also able to assert yung kanyang patronage of the various arts. Pero it was not without its nagkaroon din ng mga instances at mga moments ng pagtutol at pagprotesta sa kapangyarihan na nakakabit nito. Pasensya na kung pixelated, galing lang din to sa net yung screenshot. Pero yung isang mahalagang moment sa kasaysayan na to, yung protesta nung inauguration ng CCP mismo noong 1969. Protesta na sinimulan ni David Medalla with Jun Lansang. So tatlo sila na naglantad ng mga placards inside the CCP lobby in anticipation of yung presidential visit. So, we want a home, not a fascist tomb. Down with the Philistines. Reagan, go home. Ito yung mga tipo ng placards na ginamit nila. No? Meron very vivid account si Pete Lacaba of yung buong protesta. David Medalla, kahit na after this shortly nag-migrate na siya for to London, kung saan siya na base, nag-continue pa rin siya to be involved in formation yung pagtatayo ng mga formations such as Artists for Democracy noong 1974 to 1977. Even as he was based abroad.
And that is also the case with other artists. Meron ding ibang mga kwento bukod doon sa na on the fringes ng kilosang masa na interesting din tingnan. Meron halimbawang instance ng yung case of Shop 6. Isa itong naging temporary space sa Kamalig in Pasay na itinayo matapos na after an exhibition in 1974 ay sinara agad, no? So censorship pero sa private sector over yung very innovative nature ng mga trabaho. So ang description ng group exhibit na to was yan, works, construction, situations, environments, exploratory projects. And later on, they used the space to make innovative works, no? Inserting works into other exhibitions, using the parking lot, parks, public spaces. Na today, it seems commonplace o ginagawa madalas ng mga visual artists. Pero during this time, it was a very innovative practice. Alternative sa dun sa nangyayari sa CCP mismo at functioned as a sort of creative underground. So may mga ganitong parallel histories na nagko-coexist din. And after the EDSA revolution, we also have instances where the CCP was opened and exhibited works of progressive artists such as the exhibit Piglas, Art at the Crossroads, noong 1987, kung saan may pinakamalaking koleksyon ng mga works including those of social realists na all throughout ng time ng martial law ay excluded from yung programming ng CCP na palabas for the first time. Pinapaalala ni Ringo Bunoan, isang visual artist and art historian, na sa ganitong mga instance, hindi dapat tingnan na magkahiwala yung art at politics kasi they have been entangled and governed by a feudal system of patronage. At marahil ito pa rin ang isang tanong na very relevant sa artists today. Ano yung sining, para kanino, kaninong interest, and para saan ang sining na nililikha. From patronage, mahalaga rin na tingnan or balikan yung papel ng mga organisasyon sa buhay ng pag-unlad ng sining visual. Malaki talaga yung naging role ng cultural organizations and organizing among artists sa proseso ng pagmumulat at pag-shape ng sining ng bawat individual. Narito po ang isang listahan. Hindi ito kompleto. Maaring mas marami, definitely mas marami pa. Pero ilan to sa mga ilang cultural organizations na tinayo mula doon sa duration ng martial law. Starting with yung nagkakaisang progresibong artista at arkitekto noong 1971, yung UP Lingkod Sining. Laging nababanggit rin yung kahalagahan ng institutions tulad ng Center for the Advancement of Young Artists or CAYA, dahil ito ang nagsusponsor, nagsusupport ng mga programs para sa immersion integration ng mga visual artists. Yung 1976 na kaisahan group or solidarity ay tinitingnan na isang pioneering organization sa kasaysayan ng social realism sa ating bayan kasi at dito nagmula ang ilan sa mga pinakadalubhasa at mahuhusay ng mga progresibong artist ng henerasyon nila. Nandun yung Tambisan, Buklod Sining, Alyansa ng Artistang Bayan, iba't ibang formations. At yung iba tulad ng Tambisan ay hanggang ngayon ay nananatili at aktibo pa rin. May mga ilang kampanya na nagbunga ng organizations, halimbawa yung Free the Artists, Free the Media Movement laban sa censorship noong 1982, ay isang malawakang kampanya ng arts and media workers. Pero ito yung naging roots or pundasyon para maitatag yung organisasyon tulad ng Concerned Artists of the Philippines noong following year.
may mga binhi, bugkos, arte etnika, artista ng bayan o abay, alab, graphic traffic, panday pira, luna, dulam, pinsel, saling pusa, at marami pang iba. So yung panahon nung across yung 70s to 1980s hanggang sa pagbagsak ng diktadura, halos taon-taon may bagong cultural organization yung natatayo, which reflects yung tuloy-tuloy na pagkilos at pagresponde ng kilosang masa doon sa pangailangan para sa cultural workers. Sorry po, nag-freeze lang po yung screen. Ayan. Halimbawa, yung NPAA, mula sa mga kabataang makabayan na artist, visual artist, ay na-organize. At umabot ito hanggang 200 members nationwide, according to Dr. Guillermo. Art for the masses at popular visual forms ang tinitindigan ng NPAA, at gumamit ito ng napakaraming forma, from comics, murals, posters, t-shirts, postcards, greeting cards, calendars, graffiti, prints, periodic kit, pendants, at marami pang iba para maabot at lumabas ang sining sa mas nakararami. At yung conscious na pag-popularize o democratize ay linked yun doon sa class stand o class interest na kung saan nag-identify ang mga NPA artists. Para to sa masa, dalhin ang sining kung nasaan ang masa at kung ano yung malapit sa tao. Ilan po to sa mga clippings na may mga pagkilos ng NPAA noon mula sa libro ni tungkol sa Art Association of the Philippines. Nakikita natin yung protesta ng pagprotesta ng NPAA sa Shell Art Exhibit. Panahon ito ng matataas na ng pagtaas ng presyo ng langis. At ang Shell, National Students Art Competition, of course, it is funded by yung foundation ng one of the big three. Yung mga illustration sa NPA, makikita sa mga, hindi sa galleries, kundi sa mga pahayagan, sa mga exhibits ng kalye. Yung ito ay lumabas sa Philippine Collegian noong 1970. Slogan na, at illustration na makibaka, huwag matakot, mula sa NPAA. At marami rin silang ibang mga mahuhusay na illustrations para sa mga progressive articles ng pahayagan. Yung isa sa pinaka dramatic na pagkilos ng NPAA bago dineklara yung batas militar ay yung paglantad nito ng isang higanting mural sa main library wala po ba yung screen sharing? Sinulat to ni Sir Butch Dalisay, co-written with Ann Lourdes Clemente sa Philippine Collegian. Pero yung account of yung protesta, yung marcha, na yung military march at protesta kung saan niladlad yung mural ay nandito. I-share ko lang yung ilang quotations mula doon. So dito medyo sunog po yung litrato. So hindi nakikita yung imahe. Pero ito yung description. A giant poster spanning full 6 floors of the architecture building, bannering the slogan, expose and isolate the handful of Marcos diehards on the campus, and penned by the indefatigable comrades of the NPAA, fell seemingly from the skies in blatant protest against militarization. Yung nakikita po natin na parang dot sa taas, ulo yun ng tao. So ganun po kalaki yung trabaho. At yung mga na-involved po dito na artist, nagkakwento pa rin kung paano ginawa yung mural. Napakalaki. And yung article concluded with this point. To many, this was ultra-fantastic, but the greatest joy stemming from the fact that, of course, it was real and there and hanging. A brilliant tribute to the lengths of labor the revolutionary spirit makes possible. Ajit na ajit.
And certainly yung ganito pong kalaki na trabaho, napaka-daring niya na action para sa panahon niya. Na una, napakahirap gawin. Pangalawa, napakadelikado. Pangatlo, napakatapang ng mensahe sa panahon na si General Bear ay nasa Sunken Garden. Ayan. So, yun yung ilang accounts po ng mga actions ng NPAA. May mga illustrations din sila. Yung nasa kaliwa po, dun sa social realism, yung pag-appropriate nila sa spolyarium ni Juan Luna upang i-connect doon sa tatlong salot ng lipunang Pilipino, makikita natin dito. From NPAA, noong 1970, syempre, nung dineklara yung martial law, nag-underground yung organizations at marami sa kanila ay na-disperse sa iba't ibang lugar sa bansa. In between, may mga organizations rin attempts na mag-organize. Isa lang kikita natin na high point in the 1970s was yung pagkakatatag ng kaisahan na group ng mga social realists. Imahe ito ng interaction mural ng kaisahan na bukod po as individual artists ay napakasigla ng collective work na ginagawa. Yung mga murals at yung mga immersion para sa mga communities. Sorry, 10 seconds lang po. Tatry ko lang. Ayaw mag nag-detect problem po. At ayaw mag okay. Wait lang po ah. Stop share po. Ay, sorry. Okay lang. Nag-share po ba? Sorry. Opo, nag-share. Bali po. Ayun. From kaisahan noong 1970s, so sa art history, napakahalaga ng kaisahan dahil isa ito sa publicly nag-assert and formally nag-assert sa pamamagitan ng isang manifesto ng pagkiling nito sa makabayan na sining. 1970, from 1970s, pupunta po tayo sa 1980s kung saan tinatagpo yung mga conditions na lumikha dun sa pagkakatatag ng Concerned Artists of the Philippines. Lumabas or nabuo yung organization as a result ng anti-censorship na kampanya. Kampanya para sa freedom of expression laban sa ng dictatorship. At sa mga efforts tulad ng mga manifestos, signature campaigns, invitations, halimbawa here sa National Press Club, ay yan, nabuo ang CAP, o katipunan ng mga alagad ng sining para sa bayan, at na-formalize as an organization, as an SEC-registered organization noong 1984. Narito po ang ilang sa mga litrato mula sa archives ng organization, mga convention pulong sa mga protesta na nilakukan nito. Siguro yung isang mahalaga na ma-pick up mula sa kasaysayan po ng CAP is nag-start out siya as a organization ng artists and media workers, bunga ng Unity Against Censorship, pero hindi lang it went beyond that. Eventually, nakiisa ang CAP sa mga laban at struggle, batayang sektor, halimbawa ng jeepney drivers sa kasaysayan nito. Ang mga jeepney drivers ang mga madalas na unang nakakausap ng mga miyembro ng CAP noon para sumuporta sa mga protest.
At nung mga jeepney driver naman ang nagwelga at nagstrike, ang mga artist ay tumugon. At sa katunayan, dun sa strike ng mga jeepney drivers pa, naaresto yung mga officers ng CAP. Kuha to ni Sir Cesar Hernando, isang madalas na ginagamit na photo, very popular photo ng organization dahil nandiyan yung maraming founding members nito, Serbian, Armida, Ben, Ishmael, Lino, ayun. Yung aming current chairperson, si Bibet Ortesa, nandiyan din. Sa isang rally. At siguro hanggang ngayon, yung CAP, yung isa sa mga organizations na yan, na-revive sa panahon ng pagpapatalsik kay Joseph Estrada at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga, may several manifestos, pahayag, ng Declaration of Principles ang iba't ibang organizations na ito. Halimbawa yung Kaisahan, sa Declaration of Principles, dito inassert yung commitment to yung search for national identity in Philippine art noong 1976. At mahalaga na ikabit ito doon sa assertion or struggle ng decolonization ng iba't ibang mga artists sa Southeast Asia sa dekadang ito. Sabay-sabay o sunod-sunod na may ganitong assertion ng national identity na progressive at para sa tao. Sa artists, sa CAP hanggang ngayon, yung mga principles na ang artist ay isang citizen at dapat makialam sa lipunan, dapat tumindig tayo para sa kalayaan, freedom of expression, yung dapat na may responsibility tayo for truth, justice, and yung interest ng taong bayan at yung pagtatayo ng isang national culture. Hanggang ngayon, ito yung principles na dala-dala ng organization up to today. Sa abay, sa constitution nito, o artista ng bayan, so samahan ng mga visual artists ito, nandun yung assertion to develop a or commitment towards developing ang nationalist and scientific culture, particularly in the field of visual art. So dito sa mga iba't ibang mga pahayag natin nakikita yung orientation na anti-fascist, anti-imperialist, and anti-feudal ng na dala-dala ng progressive artists of the time. Ngayon, yung nabanggit ko po kanina, marami ay nasa Manila naka-base. Ganon din kasi glay yung pagkakatatag sa mga regions at sa mga sectors. Kasi sa mga progressive, yung mga namumulat na artists, hindi lang natali sa pag-circulate sa bawat grupo, nagkaroon ng consciousness na abutin at mag-organisa sa mas marami at consciously na-develop ng mga iba't ibang cultural groups sa mga lugar labas ng Manila. Sa Central Visayas halimbawa, so kasabay po ng pagkakatatag ng mga traditional na arts organizations. So may mga traditional organizations for yung development ng paglinang ng sining, ng pagpapaunlad as an artist organization, nandun din kasabay po nun yung pagkakatatag ng mga progressive artist organizations. Sa Central Visayas, halimbawa, after nung panahon, kasi remember, this was post-war years, yung kakatatag lang ng Art Association of the Philippines. So may ganong drive at impetus na magtayo ng mga parallel formations din. So may mga art associations of Iloilo, Bacolod, pero may mga organizations o collectives na nagmula sa progressive principles. Halimbawa, yung Pamilya Pintura na tinayo ni Nune Lucio Alvarado, yung Ambon Panay o Artista Kagmano Nunulat nga Makibanwakon, yung Hubon Madiaas, yung Cap Negros noong 1984 na later on, naging black, many of them formed the core of Black Artists of Asia, at yung Dihon,
So yung ibang organizations na ito like DHON are still active now. At sa katunayan, yung nakakaranas rin ng red tagging mula sa estado hanggang sa kasalukuyan. Sa Mindanao, nandun yung Magenta, Kulturang Atin, yung Cordillera, yung DKK na hanggang ngayon ay napaka-aktibo pa rin, and so on. So ilan lamang ito sa maraming organisasyon na nag-proliferate nung panahong ito. Sa Cap Negros halimbawa, at magandang archiving na ginagawa ng founders nito sa Green Papaya, sina Norberto Roldan, makikita pa sa ilang articles yung litrato ng mga murals na ginawa nila noon, ng posters na ginawa para sa mga campaigns tulad nito. Sa iba't ibang mga sektor naman, nandun yung mga, nakikita rin kung paano nag-respond yung visual artist dun sa pagsigla ng mga kilusang masa sa iba't ibang sektor. Mula nung pagkakatatag ng Makibaka noong 1970s at nung Gabriela noong 1984, makikita natin in a few years magkakaroon ng formations ng artists sa media at sa arts. At sa art sector. CAP Women's Desk ay by oral history and accounts, isa yan sa pinaka-active na segments ng Concerned Artists of the Philippines. Napakasigla at malakas na bahagi ng organization. Later on, we have the Kasibulan o Kababaihan sa Sining at Bagong Sibol na Kamalayan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Nag-start din ang mga all-women's exhibitions ng mga artists na progressive or gallery owners na progressive tulad ng walong Pilipina exhibit by the 1990s. And yung Kuya Goji, yes po, oo, sila ano, Armida, Lino, Ben Cervantes, kasama po doon sa ano, doon sa photo na yon. Ang kwento ng photo was Plaza Miranda yata yun. But may oral history na ano na kakabit ng photo na ito. And yung pinapakita ko po ngayon is a streamer na kinomission ng Center for Women's Resources a few years ago mula sa mga taga fine arts, mga students, artist sorority, showing yung iba't ibang kababaihang martir ng panahon ng martial law and beyond. So mula kay Lorena Barros at Jennifer Cariño, Purification Pedro, kinonek yung kanilang imahe doon sa mga portraits na Erica Salang, Tanya Domingo, Pamela Lapis, Christine Puche Recamonte as of 2015. At alam natin na dumami pa yan. And kung sa sining protesta, visual arts, maraming struggles definitely yung na-represent sa sining. Ito po ay hindi na panahon ng batas militar. 2016 to, first year ng term ni Duterte. Mural ng sining, karatula, tambisan at sikad. Larawan ng kapayapaan ang titulo nito. At ang pinapakita niya ay maraming mga panawagan sa Duterte regime at that time na dapat totohanin. Gobyerno ng mamamayan, national policy, independent foreign policy, national industrialization, tunay na reforma sa lupa, progresibong panlipunang patakaran, karapatan, kalayaan at katarungan. Lahat ng mga temang ito, lahat ng mga panawagang ito, alam natin hindi nagkatotoo sa mula noong 2016 at na reverse. Pero lahat ng struggles na yan ay sa kasaysayan ng sining visual ay na-represent ng ano, panahon ng batas militar. Yung nationalism, anti-imperialist struggle, anti-fascist struggle, yung kalagayan at laban at pakikiisa ng mga magbubukid, manggagawang bukid, manggagawa, urban poor, kababaihan, mga katutubo, mga sektor tulad ng religious sector, ay na-portray
at lumabas sa sining ng panahon sa batas militar. Social realism yung isa sa mga ginagamit natin na phrase to describe or to encapsulate what yung movement na ng progressive artist na lumabas ng panahong ito. At ayon kay Dr. Guillermo, it's a school or movement in art na which exposes yung true conditions of society based on yung keen observation of reality and proffers alternatives for human development. So, hindi lang siya isang estilo o forma, kundi isang shared o common na socio-political na orientation na isalarawan yung nangyayari sa lipunan at baguhin ito. Yung ipapakita ko ngayon po ay ilan lamang sa mga artist na bahagi nito. Kulang ang oras para isa-isahin silang lahat at buuin yung kwento ng bawat isa, syempre. Pero bago yung nung mga early years, bago pa lumabas yung kaisahan, nandun na yung mga progressive or yung likha ng mga artist tulad nila Ben Cobb, Jaime de Guzman at Danny Dalena na nag-assert ng nationalism in Philippine arts through different means. Si Ben Cobb, yung mga early prints niya and etchings ay halimbawa nito. Yung nasa pinaka-left ay mas recent na trabaho, pero it goes back to yung kanyang 1975 na trabaho na isang Philippine flag na nakabalot sa isang forma. Si Jaime de Guzman, yung kanyang mga expressionist na portrayals ng ano nangyayari, napaka-disturbing, pero at the same time, sinasalamin niya kung ano yung parang ligalig na nangyayari sa late 60s to early 70s. Si Danny Dalena, kilala para sa kanyang editorial cartoons at paintings mula pa noong 60s, ay may mga napaka-powerful na trabaho na hanggang ngayon ay ginagamit ng mga progresibong grupo para sa mga advocacy campaigns. Ito ay isang illustration na lumabas sa Asia Philippines Leader noong 1971, yung year bago na nadeklara yung martial law. Protesta or pagpapakita ng boot of militarization, pag-trample on doon sa maliliit na tao at yung pagkapit ng ilan dito. Ginamit muli yung illustration na ito para sa mga t-shirts at social media campaigns ng RESBAC or Respond or Break and Break the Silence Against the Killings ng 2018. So yung RESBAC, isa naman tong bagong artist group na organize in response and out dahil sa galit sa nangyayari na sunod-sunod na EJK sa ilalim ni Duterte. Ayaw mag-respond ng aking laptop. Sorry po. Pasensya na po. Wait lang. Nandun din po yung influence, ng mga artist tulad ng Santiago Bose, Juni, Ankyu Kok, Olive Olmedo, sa mga susunod na henerasyon ng artists. Juni, for instance, pioneer siya ng installation art, yung kanyang wood things dito sa gitna, yung paggamit ng mga organic, natural found materials, yung nasa kalikasan, as installation ay isang pioneering na practice noong 1970s. Ngayon common na yung paggamit ng installation, pero ito yung milyo ng panahon, ito yung time na nagbabago or lumalabas ang sining mula doon sa tinatawag na white queue. Sa mga henerasyon ng kaisahan, tingnan natin yung mga works po nila. Nandun yung works, yung mga trabaho ni Pablo Bayan Santos, isa sa mga senior ng at leaders ng kaisahan, who mula doon sa pagiging editorial cartoonist at photographer sa mga dyaryo ay nagtuloy-tuloy sa pagpipinta.
sa oil, acrylic, at watercolor. Pinapakita doon sa mga trabaho ni Sir Adi yung class contradictions, yung halimbawa yung pag-ira ng iba't ibang uri sa lipunan tulad ng mga komprador, panginoong may lupa sa isang banda at sa kabilang banda, yung mga tinaturing na inaapi at kinakapture niya into metaphors such as ina o bagong Kristo yung particular situations ng mga tao sa manggagawang bukid, mga manggagapas. Yung estilo niya is hindi mas expressionist kung titingnan rather than yung parang photorealistic o kuhang-kuha yung bawat detalye. Pero yung na-capture niya yung energy, yung mismong mas yung esensya ng ano yung danas sa kanyang mga trabaho. Nung papalapit na, yung after ng Aquino assassination, marami sa kanyang paintings yung sumalamin dun sa pagluksa ng bayan. Yung sa imahe niya ng mga early images niya ng Christ, lumabas yung Krista o female Christ na hinahalin tulad rin sa inang bayan. Nandun din yung mas direktang portrayal ng pagluluksa sa mga martir tulad dito sa trabaho na Alay sa Mga Bagong Bayani. Pareho itong nasa koleksyon ng Ateneo. Kaya pag natapos yung pandemic, pwedeng makita doon. Manifesto, 1985 to 1987. Panahon ito ng papalapit yung EDSA nung time na to. At by that time, dito makita mo yung para itong personal manifesto ni Sir Adi. Kita dito yung sining na nililikha nila, murals para sa mga malalaking demonstrations, yung mga simbolo ng imperialismo, yung stars and stripes, yung aso, yung nangyayaring bagay yung whole backdrop ng ano ng bayan na ano tawag doon, and here you have yung figure ng artist, no, yung humahawak ng brush tsaka palette sa gitna na parang nasa isang state ng pagkagapos or parang hindi makawala ng tuluyan mula sa ayan sa mga nakatali na aso. Yung manifesto, meron yung personal as well as political na kwento. Pero definitely, sa panahong ito, nararamdaman yung parang yung different tensions or conflicts na nararanasan ng individual and ng collective. Sa mga susunod na taon, mas magiging mas papaling sa religion yung sining ni Sir Adi. Pero tuloy-tuloy pa rin siya dun sa paggawa ng mga monumental na works na nasimulan nila sa kaisahan. Yung Internal Refugees, IR, the first draft, gawa po ito noong 1989. Ito yung nasa taas na work. Nasa collection po ito ng Bulwaga ng Dangal. Napakalaking trabaho na halos isang buong pader ng basement ng UP Main Live yung kayang sakupin. Likha niya ito after mag-immerse at makita yung kalagayan ng mga communities na militarized sa Cagayan Valley noong 1980s, noong late 1980s. So sumasama siya sa mga fact-finding teams at dito nakikita yung parang helicopter na merong mata at mula sa distansya at up close yung katawan, yung halos gulo na nalikha ng aerial bombing sa mga communities. Napakalaki po nito na trabaho at huli itong lumabas noong 2017 nasa kasalukuyang koleksyon ng universidad. Yung nasa ibaba ay isang work na recent work rin na nasa Erewhon. Si Egay Talusan Fernandez, 1955 sa Manila. Kilala siya bilang pintor pero isa sa mga pinakamalalakas na trabaho niya yung kinupot noong 1977.
na parang abstract form or parang nasa, you know, wrapped in a sheet yung nakikitang figure na binabalikan niya later on sa kanyang mga later works tulad ng A Year to Remember noong 1983. Si Sir Egay, napaka-interesting ng kwento rin kasi nagsimula siya bilang isang napakahusay na abstractionist hanggang sa i-adapt niya yung realism bilang estilo at moda ng representation. I-share ko lang yung link na to sa isang napakagandang interview with Sir Egay kung saan na-share niya na yung unang first show niya bilang artist at the age of 19 ay kasama nito yung pag-i-immerse sa mga communities. So nag-volunteer siya sa for medical missions para sa documentation at kung saan nakaranas sila ng harassment mula sa military. Pero yung mga immersions at volunteer work tulad nito, ito yung naging daan at daluyan ng pagkamulat ng maraming visual artists. Dahil nandun na, nakikita mo na kung ano yung kalagayan upfront, mismong nararanasan mo yung harassment. Totoong-totoo na pumupunta kayo to document pero kayo ay napapagkamalang rebelde. Ayun, isi-skip ko lang po ito pero may mga yung kagandahan sa mga recent na exhibits ay marami sa mga interviews sa mga artists ay online at ano, dito pinag-uusapan ni Sir Egay kung paano yung recent na work niya tulad nung ginawa niya noon ay protesta or response dun sa nangyayaring sunod-sunod na human rights violations pa rin. Isi-skip ko lang po kasi baka maghang yung PowerPoint po ulit. Sorry. Ilan po to sa mga iba pang trabaho ni Egay Fernandez, Welga, Arko ng Pagkakaisa, Bagong Umaga, Hanap ay Laya. So yung imahe po ng... ayan. Antipas de la Tavo, siguro isa sa pinaka-iconic na works ng isang social realist yung kanyang Ang Itak sa Puso ni Mang Juan noong 1978. Yung isa sa recurring na subject matter na na-portray ni Sir de la Tavo at bilang napakahusay, isang master na pagdating sa portraiture at watercolor. At oil yung larawan ng karaniwang tao at yung Itak sa Puso ni Mang Juan ay isa dito. Nandito rin yung mga trabaho ang paglalakbay at all throughout kahit after martial law tuloy-tuloy pa rin siya dito sa kanyang dun sa portraiture ng iba't ibang mga sektor sa lipunan mula sa manggagawa, migrants, yung individuals, yung kanyang daan taon noong 1998 noong Philippine Centennial ay mahabang ano no yung pagmarcha ng kasaysayan. Ayun, siya rin yung featured artist ngayon sa Art in the Park Online 2021 para sa malalaking works niya. Sir Renato Habulan mula sa Laking Tondo na artist na... Lisa, yes, sorry, po? Kailangan mag-interrupt. May message kami. Baka kaya nang i-wrap up. Sorry, kasi... Sorry po. Short na sa time. Ayun, sorry. Ayan, sorry. Ayan po. So, nakikita niyo po yung ano... yung mga visual artists from Sir Ato Habulan, ito maganda rin po yung kwento ng cover ng libro ni Dr. Guillermo. Magandang tingnan para sa ibang pagkakataon. Si Sir Doloricon ay mula sa kumiling sa printmaking naman din po upang mas i-democratize ang kanyang sining, no? So editorial cartoons and printmaking ay tinuloy-tuloy niya mula sa pagiging pintor.
Marami pa po talagang mga artist na napakahusay nung ginawa ng panahon. Yung likha ng panahong ito, no? Jose Tense Ruiz na nag-represent sa country nung Venice Biennale nung 2017. Babalikan ang mga trabaho niya noon, may mga statement siya against dun sa phenomenon desaparecidos. Hindi dapat din kalimutan yung role ng kababaihan, yung presensya ng kababaihan sa hanay ng mga tinatawag na social realist at social realism. Dahil maraming babaeng practitioners, Imelda Kahip Endaya, Anna Fair, Brenda Fajardo at marami pang iba. Ayan po. So sa mga umiikot dun sa traditional na circuit ng fine arts, napakayaman ng obra at ng halos ng lifetime of works na na-produce nila. Yung iba sa kanila ay ano na rin, ay yumao na rin tulad ni Papo de Asis, Al Manrique, Jerry Araos, Ray Paz Contreras this year. Nandun din yung legacy ng mga editorial cartoonists tulad ni Nonoy Marcelo. Sa photographers, interesting din yung history ng photography at paano nito na-capture yung ligalig ng ating bayan noon. At syempre yung art ng political detainees na hanggang ngayon yung iba sa kanila tulad ni Alan Jasmines ay nakakaranas pa rin ng persecution. Kung isa sa marami rin collective forms tulad ng illustration, murals, at mga effigies. Pero sa panahon ng martial law nawala yung effigies at bumalik na lang nung panahon ng pagsigla ng protesta. Pero siguro yung isang way to not really end pero think about paano nagpapatuloy yung tradition ito ay dun sa current political situation natin. Kasi kung babalikan natin yung mga channels of patronage, institutions, makikita naman talaga na pinaunlad, tinangkilik, at pinayabong ng regime yung sining visual para sa maraming agenda nito, para illegitimize ang sarili, magpropaganda, i-assert yung soft power, false narratives. Pero sa kabilang bansa, makikita rin po natin sa napakayamang praktika ng mga arts organizations and individuals na mahigpit, kakabit talaga ng pag-unlad, paglago at paglaban ng kilusang bayan ang sining visual sa panahon ng Batas Militar at hanggang ngayon. Kasi marami sa mga temang lumalabas noon at imahe noon ay actually ginagamit pa rin hanggang ngayon dahil yun pa rin ang realidad na hindi nagbabago. At mahaba man yung kasaysayan ng sining visual sa atin, hindi yan pwedeng ihiwalay doon sa naging kasaysayan ng kilusang mata sa ating bayan.